Nasa 30 hanggang 35 pesos ang kada kilo ng bigas ngayon sa Metro Manila ayon sa tala ng Bureau of Agricultural Statistics. Pero sa ilang tindahan, higit pa rito ang presyo. Pati raw ang mas murang NFA rice, nagmahal din sa ilang pamilihan. May report si Julio Segovia. Sa Kamuning Market sa Quezon City, hanggang 2 piso kada kilo ang itinaas ng commercial rice gaya ng R64, Sinandomeng at Wagwag. Ayon sa ilang nagtitinda, unang linggo ng Hunyo nang itaas ng mga dealer ang sinusupply nilang bigas. Higit 50 piso kada sako ang taas presyo, kaya napilitan din daw silang ipasa ito sa mga mamimili. Hindi naman nila sinasabi kung ano daylan eh. Basta ganyan lang yan, taon-taon. Pagka pumapasok na tag-ulan, yan, mula June, July, August, September, pataas na ang bigas. Mas mabilis, yan, yung mga presyo na mas mababa. Oo, mas mababa. Na, oo, yung katulad niya, mga 30 hanggang 33, ganyan. Pero yung mga medyo mahal, mga 35, 30 hanggang pataas na, eh, hindi masyado. Ayon sa National Food Authority o NFA, normal na tumaas ang presyo ng bigas ngayong lean months kung kailan wala raw aning palay ang mga magsasaka. Pero ang makatwirang taas presyo sa commercial rice, piso hanggang 3 piso kada kilo lang daw. Eh, talagang ganitong panahon, July to August, because wala masyadong ani, talagang nagtataas naman po yan. Naman po ibabalik pagkatapos. Sa Oktubre pa kung kailan magsisimula ang harvest season, inaasahang babalik sa normal ang presyo ng bigas. Gayunman, wala raw dapat ipag-alala ang mga mamimili dahil may sapat namang rice supply. Pang-80 araw raw ang buffer stock na mula sa NFA at pribadong sektor. Sana huwag tayo tamaan ng malaking bagyo or ng malalakas na ulan. At kasi siyempre ito'y makakasira ng ating mga plano in so far as production is concerned. Gumalaw man ang presyo ng commercial rice, walang magawang mga consumer kundi ang bumili. Kahit na magmahal yan ng hanggang ano eh, talagang bibili at bibili rin kasi yun ang kailangan eh. So magkano po yung kada kilo na bili niyo tayo? Ano? 29. Ito ang piragamura. Nasa merkado rin naman daw ang mas murang NFA rice na mabibili pa rin sa 27 pesos kada kilo. Ang kaso sa Pangasinan, umaaray ang ilang nagtitinda dahil mahal daw ang pasa sa kanila ng NFA rice. Ang ilan naman, halos wala raw maibentang supply. Nagtaas daw kasi ang presyo na isang sako ng NFA rice mula sa ilang retailer. Wala nga, parang mahina nga ngayon kasi wala. Walang deliver. Bakit daw po wala? Ano, tumataas daw ngayon. Pinabulaan na naman ng NFA ang balitang nagtaas sila ng presyo ng government rice. Maharap daw sa kaukulang parusa ang nag-overprice ng NFA rice. Bawal iangat ng mga retailers ng NFA yon. So kung meron, ipagbigay alam sa amin. Pwede namin bawian ng lisensya, pwede rin namin kasuhan siya ng karampatang kaso. Kasi bawal yon. Julio Segovia, GMA News.